Ito pala guys yung technique namin kung paano namin pakintabin yung pintura sa barko sa mga inland ship, no? So gusto ko lang i-share guys, papakintabin kagaya nito, kakatapos ng sanding, i-turn sa ganito, no? So ayan guys, no? Mag-misk lang muna tayo ng pintura, yung hindi masyado malapot, hindi rin masyado malabnaw. Malabnaw ba yun sa Ilunggo kasi malabnaw? O ratin, or manipis, kumbaga ganun. Tapos, bago ka mag-start ng pintura sa mga flat surface, no? Kumbaga sa mga flat na bagay. Siyempre, unahin po natin yung corner, no? Nakita nyo yan yung ano, ginaguhitan ko sa gilid, no? Fast forward po natin para mabilis. Yan, yung kaya dapat corner, no? Unahin talaga para hindi kakain mo ng oras. Kasi guys, no? Pag mag-roller brush tayo mamaya, hindi na po tayo mabitin sa oras, no? So anyway guys, nag-start pala tayo ng alas 6 ng umaga, no? Kasi yan po yung perfect weather na hindi mainit, hindi masyado malamig. So yan po ang ano, ang perfect weather na para sa pamintura, no? Kasi pag malakas yung hangin, mahirap din. So ganun guys, no? Yung paghagot pala ng brush, dapat pantay lang, hindi masyado madiin, hindi masyadong angat, kumbaga slight lang. Para, at saka yung pintura mo dapat medyo malabnaw para yung stripes na daan ng brush ikipot, no? Tapos guys, kita nyo guys, no, yung paghagod ko ng ruler, ano mo talaga, ihagod ng ihagod hanggang minipis. Huwag masyadong manipis, huwag masyadong marami yung, ano, yung pintura para tawag nun. Pantay po yung daan ng pagpintura natin, no? Diba? Ayan. So, pero guys, no, ang ganda po pag namintura ka. Kasi guys, no, kami mga marino, pagsampa namin sa barko, unang-unang hanapin namin is, or unang-unang ginagawa talaga namin, mostly maintenance, no? Si pintura, tiktikalawang, mga ganon. Hindi ka pwede mag-official sa barko, maging kapitan kung hindi ka nakadaan ng pagtiktikalawang, pamintura, etc. Mga ganon. So kumbaga, at sa akin kasi, happy na. Shoutout pala sa lahat ng mga inland ship, no? Lalo na sa mga nag-message sa atin, sir, paano naman, pa-vlog naman kung paano mamintura, sir, no? Paano pagkintabin kasi mga baguhan pa lang kami. So guys, alam nyo kung sino po kayo, nakalimutan ko na yung pangalan, pero ito po, tamang-tama din kasi madali lang naman. I-on na natin yung camera, itutok, namintura. So ayan na po, sana nakatulong. So basta yun, paghagot ng ano, ruler, no? Wala po akong haguran, pero yan, sigil ng balde. Pinagod yun na manipis, tapos pintura. Yun lang, huwag kayong matakot. Basta pantay lang yung daan ng pintura, manipis lahat. Tapos sabayan mo ng ruler, ng brush, yan. Okay na yan. So yan guys, no, naglining naman tayo sa gilid ng bulag, no? So yan, randahan lang. So hindi na po kami gumagamit ng tape. Alam mo naman, pag export ka. Kunwari export eh. Yung lolo mo export kunwari, pero hindi naman. Pero mostly hindi talaga ako gumagamit ng tape guys, no? Kasi sa how many years na nagbabarko, kumbaga kabisado mo na yung mga galawan. Kung ano, paano galawin yung brush, yung roller, no? So alam na, no? At least na makatipid na yung mayari. Hindi ah. So ang dami namang tape sa barko, pero ayaw ko na gumamit ng ruler, ng tape, dahil nga it takes time, no? So ayan, tapos sa mentura, no? Manipis lang, tapos kumbaga yung ruler mo masyadong manipis para paghagod ka ng hagod, walang talsik, walang tulo, walang tagas, kumbaga ganun. Yan, so basta mga ganun guys, no? Simple lang, alam mo naman si Ilunggo, Kaliwete. Kaliwang galaw, pero kaliwat kanan, no? Mostly kaliwa talaga. Tapos pagtapos mo ang pintura na ganun, pinisingin mo agad ng brush, no? So kita nyo guys, nung hagod lang ako ng hagod, dahil nga manipis yung pintura ko, hindi malahan, hindi talaga makapal, no? So tapos yung brush ganun din, hagod mo lang. Si yan, para yung finishing yan, parang salamin. Ganun guys, ganun si Ilunggo magtrabaho sa barko. Yan, sana po nakashare, no? So yan guys, nag-iba kasi pintura dahil natapos namin sanding, no? Nakuskus na namin yung pintura, pinakinis na namin, pinisingin namin 325, tapos 400, hindi na 600 kasi manipis at saka naman masyadong fine mga pino daan. So tapos nyan, yun, kita nyo guys, no, yung pinising kasi marami ng alikabok, no, kasi tayo. So kita naman kung gaano kakintab, parang sasakyan, parang yate. So pwede na rin po ako i-hire guys, no, pag ano na tawag nun, 400 pesos a day ako mamintura, no. Yan, turuan ko yung paano kumintab na parang salamin. So yan pong result, Ilunggo, no. So maraming salamat pala sa mga kaka-Ilunggo TikTok, no. Sana po, don't forget to follow Ilunggo TikTok. So yan guys, ang result, parang salamin, the best, grabe. Okay, so sana po nakashare po tayo sa mga kapwa natin na mga paguhan na pupunta sa inland, no, inland ship. Yung nag-request sa atin, paano mag ano, sana po yung sunod daw loading. Pero yung loading kasi guys, no, madali lang. So ito mga basic naman to. Yan. Sa bahay naman sa Manila or sa probinsya, ako naman lahat namimintura sa bahay namin, no. So mostly ako namimintura, ako nagbibili,
Ako pa yung utusan. Ako magsaing, ako maglaba. Kaya mas maganda sa barko, ay tumintura ka, magsailing ka, magloading ka, at least yung sahod mo ang ganda, di ba? So yan guys, no? Sailing na po tayo. Nakikita nyo naman kung gaano kaganda po yung paligid. So parang turista ka lang pag nakasampa ka sa inland ship, no? So yan guys, so nakadikit tayo sa ating mga sister company na barko. So si Vancouver, si Boxster, mga ganun. So weekend kasi, to timing. So yan guys, no? So tapos ko na yung pintura, so proud po tayo. Ayan, finishing na. Finish. Ayan, siyempre, ano muna? Self video muna, no? Tuturo po natin paano natin ginalaw yung pamintura. So maraming salamat guys. Don't forget to follow Ilonggo TikTok. At saka pasir na rin po ng video natin. Maraming salamat. Follow for more. Salamat.